DMI MX3 has once again been recognized globally for quality and excellence. The World Quality Leadership Award in Madrid, Spain, the Glory Trophy in the Biz Americas USA, and the World Biz Excellence Award in Malaysia. The company envisions to be a global leader in natural food supplement. We believe in excellence for God's glory. Maraming salamat po mula sa MX3. Tunay, natural at original. Energy FM. Energy FM. Kasi for sure kapag yan ay nagsilakihan, may
mag-aalaga sa'yo. Yun nga lang, nakakatakot na gastusin lang yan. Kapag bata pa sila. O sabi naman dito ni Mary Rose Salvador, dahilan kung bakit nagpapakasal ang isang tao, mga bangga. Ay sabi niya, kasi may baby na. Oo, kaya tandaan natin ha, sa lahat po ng mga magjojowa dyan, ayan, bago daw kumirengking, dapat daw yung kamay mo muna ay merong ring. O, tanong ni ate, anong ring ang meron dapat sa kamay? Siyempre yung wedding ring o di naman kaya yung ano, yung ano ba tawag doon sa proposal ring? No, pasensya na, hindi ko sinabigay asawa ko ng ganun. kaso ang na-receive daw ni Mary Rose Salvador, hindi daw wedding ring eh. Nung napangasawa niya na, feeling niya, daring na. Yung love life niya parang horror na. Kaloka. O siya sa mga naka-Facebook Live ha. O eto, kukuha ko ng sagot sa inyo. DJ Rico, one of these days, pupunta kami dyan. Sabi ni Larry, magdadala kami ng Tita Ellie Sweet Preserves. Nata at kaong. Ayan, samahan mo na ng buko para magbukusalad tayo. Pabati naman daw si Angelo Reyes, Pipo Reyes, si Miko Reyes. Salamat DJ Rico. Oo, ito naman ang sabi ni Abby Rios, dahilan kung bakit nagpapakasal ang isang tao kasi daw may edad na. In short, maasim na. Hindi may asim pa. Kaya kapag ang edad mo pang gaya talaga nga namang medyo lumalapit na sa 40, parang oras natin ngayon, 9:40. Pagka ganyan siguro, ate, landi-landi rin pag may time, ha? isipin mo yung edad mo, ano yan? Parang trip yan ng bus. Humabol ka sa last trip. Kasi masama dyan, baka kunin ka na ni Lord. Hindi mo man lang maranasan yung pakasala. kaya kapag ka tumatanda na, habol-habol din pag may time. Pwede sa mga nasa Facebook Live. Meron ba kayong sagot? Sabi ni Van G. Hernandez Dominguez, kapag ka daw nawawala na sa kalendaryo. Ay, totoo mga bangga. Gaya na sinabi ko kanina, kapag ang edad nyo ay medyo 40s na pa, 50s na, yung wala na sa kalendaryo, yung nasa bingo na, dapat dyan mga bangga, talaga nga naman do-double time kayo. Wag na kayo maghintay mga panggahan ng manliligaw sa inyo, kayo na lumapit. Grab the opportunity, gano'n. yung iba kasi talaga nga hinihintay nila na may manligaw sa kanila eh. Sa iba siguro ate, swerte, dahil sa edad nila may nanligaw pa, baka sa'yo wala na. Kaya gumawa ka na ng paraan. Dean Rivera, dahilan kung bakit nagpapakasal ang isang tao, sabi nila, kasi tanggap na nila ang isa't isa. Kaya pagka di ka pinakasalan natin, isa lang ang ibig sabihin yan, ha? Baka hindi ka tanggap ng pamilya niya. Kaloka. Pasya, sige, sa Facebook Live tayo. Pa-shoutout naman daw, nakikinig siya din, si Bibing Lazaro. Hello, good morning, Philippines. Yun lang ang nasabi niya. Jennifer C., pag walang nanliligaw, tapos may biglang nag-propose, magpakasal na. Totoo, di ba? Huwag na tayo maging juicy sa panahon ngayon, mga pangga, no? Kapag kamahal na natin, go, pakasalan na natin. Kasi kung minsan alam mo yung iba, naghahanap pa ng gwapo, naghahanap ng maganda. Fairy tale, yung konsepto nila sa pagpapakasal. Di kami mga kaklasiko nung high school at nung college. Sa totoo lang ha, ang gaganda at gwapo nila. Pero nauwi lang sila sa mas gwapo pa ako. Nasabi ko, nung college kami, hanap ka ng hanap ng gwapo, babagsak ka rin pala sa mas gwapo mas gwapo pa ako. Sana ako na lang, yung mga ganun. Kaloka. Sabi dito ni Karen Anis, nakatutok sa atin. Dahilan daw kung bakit nagpapakasal ang isang tao. Sabi niya, para di na makapanloko ang mga lalaki. Sabagay, totoo naman yun, di ba? Pero kung halimbawa nakakita ng mas sexy pa sa'yo si kuya, naku, maluloko ka dyan talaga, te.
Oh, baka lumaklak ka ng maraming glutathione. At magpaano, magpa-live po kay Belo para sumexy ka sa mata niya. Okay, doon sa mga misis ng tahanan. Oh, kahit tayo may anak na, dapat pinapangalagaan pa rin natin, di ba, yung image natin, yung katawan natin. Oh, para si Mister, hindi na humanap sa, ng iba. Kaloka. Uy, pa-shoutout naman daw ang Kusina in the Sky. Nakatutok sa atin. Uy, paki-like naman daw yung Facebook page nila. Uy, i-like niya dali. Maraming mga ano doon, masasarap na pagkain. Oh, mag-order kayo sa Kusina in the Sky. Makikita niyo dyan si ano, ang magsaserve dyan si Señor Pedro. Tsaka yung mga kaanak yung namayapa na. Kasi nasa sky daw sila. Hello, syempre hindi. Maraming salamat sa pagtutok. Sabi dito niya sa Facebook Live, ha? Pabati naman po yung mga taga Arellano Street dyan sa Tondo. Lalong-lalo na kay Irai and Raymundo family. JR Jing Rebato, kung bakit nga ba nagpapakasal ang isang tao dahil may anak na sila? Oo nga, meron silang anak na makukulit. sabi ni Karen Anis, you the best. Ha? Anong you the best? Parang may kulang. Nakakaloka yung you the best. Zenny Quadra. Ay, taray. Oo, family ng kabayo. Ay, Quadra. Tama ka dyan. Alin sa mga sinabi kong tama? Ay, mag-comment kayo sa mga naka-Facebook Live. Dahilan kung bakit nagpapakasal ang isang tao. Si John Broguisa, hahalang ang nasagot. Ay, sa bagay kung minsan talaga, no? Kapag ka ang lalaki talaga may sense of humor. O, kahit anong itsura niyan, mga pangga, talagang gugustuhin niya ng mga chicks. O, kaya nga ako, nakakuha ko ng chicks eh. Charat! Hindi ko dinaan sa guwapo eh, no? Dinaan ko sa pagpapatawa. Nakakaloka. Jennifer Sia, dahilan ko ba nagpapakasal ang isang tao? Kasi arranged na ang marriage ng mga magulang. Ay, totoo, may mga ganyang mga magulang, ano? Yung bida-bida. yung tipo nga, bata pa lang yung mga babies nila. Ina-arrange na nila. Pero paglaki, hindi naman nagkagustuhan. Yung mga ganun. dapat sa mga magulang, hayaan na lang natin sila maghanap ng mapapangasawa nila, please. Kasi kayo naman, hindi naman kayo ginaganyan ng magulang nyo. Bakit nyo ginaganyan yung anak nyo? Kakaloka. Grisaldi sa Facebook Live. Palensya. Kaya nagpapakasal ang tao dahil ito ay legal sa harap ng Diyos. At mas uunlad at maganda ang pagsasama dahil ito ay may basbas mula sa itaas. Totoo naman, di ba, mga pangga? Tsaka dapat kapag tayo hahanap ng mapapakasalan o mapapangasawa, dapat isa lang. Yung iba kasi yung parang bang feeling binata na kahit pag-jowa ng marami, carry lang. dapat isang asawa lang, mga pangga. Parang obaryo ng babae, dapat isa lang. Yung mga ganyan. Josefina Garcia, nag-comment sa ating Facebook, www.facebook.com/imrico. Sabi niya, dahilan ko ba nagpapakasal ang isang tao para magkapamilya? Yun lang ang nasagot mo. pero magkaganyan ang reason nyo, mga pangga, yung para lang magkapamilya, utang na loob, ha? Oo, mag-apply na lang kayo sa Kapamilya Channel. Kung gusto nyo po, yun lang ang rason nyo, diba? O, dapat kapag nagpapakasal kayo, buo na ang loob, mga pangga. yung tipong gustong-gusto mo na siya, gustong-gusto ka niya na rin, bago kayo magpakasal. Diba? Huwag lang yung gusto magkapamilya. tandaan natin kung yan lang ang magiging rason nyo. Mag-apply kayo sa Kapamilya Channel. Kaloka. Si Nash Nu on the Numyar. O, isa Facebook pa rin to, ha? Dahilan kung bakit nagpapakasal ang isang tao sa pilitan para may maiangka sa motor. Ay, sa bagay, totoo din, di ba? Yung mga nagbomotor ngayon, kapag ka naharang at babae ang nasa likod, nahanapan niya ng marriage certificate, di ba? Okay, sa mga motorcycle riders, alam na, ha? Pakasalan na yung mga binabackride nyo. O,
Huwag lang basta backride ng backride. Pakasalan nyo din pag mahintay. O eto, sa Facebook Live naman, mga bangga, sa oras na 9:48. Ang dami nakatutok sa atin. Vanjie Hernandez Dominguez, hello. Sabi ni Chris Lian Lloyd, para yumaman at magkaroon ng magandang lahi. Ay, totoo mga pangga. Kaya kapag gusto yung magandang lahi, hanap din kayo ng gwapo at magandang jowa, di ba? Arnold Cañete, ang pagpapakasal ay isang sagrado. Kaya sana huwag sayangin ng iba at huwag padalos-dalos. Ay, totoo. Oh, kasi kapag naging padalos-dalos tayo sa pagpapakasal at hindi mo pala siya bet na makasama, naku mga pangga, World War II yan, magulo yan. Masarap may asawa mga pangga, ha, take note. Oh, pero dapat kayo ay nagtutulungan. Oh, hindi yung isa lang ang nahihirapan. Yun, magpakasal. Magpapakasal ang dalawang tao para sa katahimikan nila. At lumayo sa mga biyanan na sobrang dada talaga. Yan ang dapat layuan talaga mga pangga. Yung mga biyanan na madada. Eto sa mga biyanan, kung gusto nyo maging close, diba, sa mga napakasawa ng anak nyo, iwas-iwas dada, ha? Well, kung minsan kapag tumatanda talaga isang tao, dahil iniintindi natin na makudana. Oo. Doon naman sa mga asawa, huwag nyo patulan yung mga magulang. Makaloka kayo. Uy, si Karen Anis, ha? Nang kusina in disguise, sabi niya, hi Rico, crush na kita, ang witty mo talaga. Nakakaloka. Uy, abangan niyo yung vlog namin ni Kusina in the Sky. Abangan nyo, promise, ang ganda. Magbabiral yan. Oo, kaso hindi scandal, ah. Pakalain yung scandal, hindi. Oo, magkukuking kami dyan. Ang title ng ating show ay Cooking ng Ina. At ako naman, Cooking ng Ama. Aras natin mga bangga, we got 10 minutes bago sumapit ang alas G's ng morning. May second set pa tayo mga bangga! Kasama pa rin si Rico Baby! Ang pinakamaingay na DJ sa umaga! Na loves mo talaga! Wala pa rin yan sa hindi lang inyo pinapakinggan! Tayo ikaw pa rin ang 106.7 Energy FM! Pangga, huwag mong sabihin radyo! Sabihin mo!